Patay sa pananambangan dalawang gun for hire na suspect na nakasakay sa police mobile. Ang mga kaanak na isa sa mga napatay, duda sa nangyaring ambush. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Pasado ng 4 ng hapon kahapon, nakuna ng CCTV ang pagdaan ng police mobile na ito sa Lacson Avenue sa Sampaloc, Manila. Dinikitan ito at pinalibutan ng 4 na motorsiklo, sakay ang 8 magkakaangkas na lalaki. Bumaba ang mga nakamotorsiklo. Tinutukan ang police mobile hanggang magtakbuhan na ang mga nasa paligid. Pinagbabarila pala nila noon ang dalawang sakay ng mobile na sina Apolonio Flores at Prince Patrick Cortez, mga gun for hire umano na naaresto nitong Lunes. Napatay sina Flores at Cortez na nakaupo noon sa likod ng mobile. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang isa sa dalawang police escort na pinadapa hanggang sa makatakas ang mga riding in tandem. Kinilala ang mga pulis sa mobile na sina PO2 Mark De Lima at PO1 Jovin Miguel na pareho raw nakaupo sa harapan. Pabalik na sana ng Sampaloc Police Station ang mobile matapos ma-inquest sina Flores at Cortez ng harangin ng mga salarin. Sabi din ng mga pulis natin, marami yung putok eh, hindi nila nabilang yung putok. Basta ang ano lang po doon, nung pinadapa sila, nung kinuha yung service firearms, nakarinig po sila ang sunod-sunod ng mga putok. Ang mga kaanak ni Cortez, duda sa nangyaring pananambang. Dadalhin ni inquest, alam mo kasama yung pulis, safe. Tapos ganun mangyayari, di ba? Parang hindi ka panipaniwala. Masama rin daw ang loob nila sa ibinibintang ng mga pulis na hard killer ang kanilang kapatid at sangkot din umano sa droga. Halos kalahating araw ng buhay nito, iginugol sa pagiging fire volunteer. Ipinakita pa nila sa GMA News ang uniforme ni Cortez bilang fire chief ng kanilang grupo. Patunayan namin na kung ano talagang kalalabasan ng kaso, lalaban na lang namin. Natuntun din ng GMA News ang tirahan ni Flores pero wala doon ang kanyang misis. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang iba pa niyang kaanak. Nakapanayam pa ng GMA News ang mga suspect kahapon kung saan inamin nila ang paratang na membro sila ng Gun for Hire Group. Bumuo na ng Special Investigating Task Group ang Manila Police District para mag-imbestiga sa nangyari. Isa raw sa kanilang aalamin kung may kinalaman ba ang grupong kinabibilangan nina Cortez at Flores sa nangyaring pananambang. Iimbestigahan din kung nagkaroon ng pagkukulang ang mga pulis. Inatasan na raw ni PNP Chief Oscar Albayalde ang Internal Affairs Services para mag-imbestiga. Imbestigahan at kung bakit nagkaganon. Kasi remember, nung sinasabi nila na ito ay members ng Gun for Hire, supposed to be, these are high risks detainees, no? O high risk suspects na kailangan kapag i-inquest mo, it's but normal na kailangan meron kang escorts. Bukas naman daw ang MPD sa anumang imbestigasyon. Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras.